Naging malaking revelasyon sa publiko ang inilabas ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa umano'y katiwalian sa PCSO na kasama ang ilang pulpolitiko tulad ni Rafi Tulfo, Lizes Mangs at PBBM. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng pagkabahala at pagkagulat sa mga nasabing personalidad at sa buong bansa. Napansin ng marami ang tapang at katapatan ni VP Inday sa pagsisiwalat ng mga iligal na gawain sa gobyerno na kanyang sinusuportahan at pinagtanggol ang tamang prinsipyo at kaayusan sa lipunan. Ito ay isang mahalagang hakbang sa paglaban sa korupsyon sa ating bansa at patuloy na sa determinasyon ng ilang opisyal na ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Sa kabila ng mga pagtuligsa at pagbabatikos, marami pa rin ang humahanga at sumusuporta kay VP Inday dahil sa kanyang tapang at integridad sa larangan ng pamumuno. Ipinakita niya na handa siyang lumaban para sa kanyang paninindigan ng prinsipyo kahit pa ito ay nagdulot ng kontrobersiya at panganib sa kanyang sarili. Ang kanyang aksyon ay nagbibigay inspirasyon sa marami na magkaroon ng pag-asa at magtagumpay laban sa katiwalian at kasamaan sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Lady Maharlika, para sa samot-saring balita na ating nakalap, ang iba sa kanila ay mga kasinungalingang balita na ating bubolsyakin. At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng SendWave App. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas, gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, sa Canada. Okay, nagbabalik tayo mga palangga matapos ang mainit, okay, na galit na binigay na binungos natin. Galit pa rin ako, okay? Mga palangga, for Mom Raga. So, itong segment natin ito, you expect this forever na ito. So, every day, we'll subukan natin every day na maghatid sa inyo ng mga kasinungalingang balita na bubolsyakin natin. Kasinungalingan kasi galing sa mainstream media. Okay? So, unang pumasok sa Tambiolo, si Jodito Bargayo, Minda Diaz, grabe, walang tulugan. Beng, hello Beng, Virginia Malonzo, Goshon, ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita. Ito, manggigigil na naman kayo. Pero syempre, kailangan natin tuloy-tuloy ang pakikipaglaban. At sumuporta tayo sa lahat ng mga pagtitipon para tuluyan na ngang mawala sa sirkulasyon ang mga hegemonyo. Okay, sa unang salvo ng ating balita, okay, Philippine Intel Services, una sa lahat, ngayon ay Pebrero 21. Okay? Philippine Intel Services nakatutok sa external threats, sabi ni Bangag na Bangag Kuting Jr. Okay, nakatutok daw sila palangga sa external threats. Nakatutok sa kalaban. Right. Sino ang kalaban? Walang kalaban ang Pilipinas actually. Wala tayong kalaban sa labas. Ang kalaban natin ay itong hegemonyong gobyernong ito. Tuloy natin ang balita bago ako magalit. Inihalahad ni Pangulong Bangag na Bangag Polboronic Jr. nitong Martes na pinalakas ng intelligence services ng bansa dahil sa bagong mga banta. Asan ang mga bagong banta? Ang banta ay kayo. Kayong mga pulburon. Binabantaan nyo ang kahirapan. Binabantaan nyo ang mga kritikong mga hayop kayo. Alright. Sabi dito, sa isang panayam, tinanong si Kuting Jr. ukol sa epekto ng intelligence gathering ng gobyerno sa gitna ng mga aligasyon ng destabilization plots laban sa pamahalaan. Ulitin natin, mga kababayan, ang destabilisasyon ay hindi manggagaling sa Pilipino, kundi nanggagaling sa gobyernong polboron. So kung meron mang dista-dista na yan, ang pamupasimuno niyan ay si Kuting Jr. Okay.
Simulan natin ang picture na ito. Tuloy natin ang balita. Ano ang sabi ni Kuting? Well, pinatibay talaga natin. Gayahin nga natin yung umingiwi. Pagayahin ko ah. Right. Well, pinatibay talaga natin ang ating intelligence service. It's much better than it was before because marami ng ibang bagong kailangan na bantayan. Ano, babantayan nyo? Ano yung bagong kailangan niyong bantayan, Kuting? Bantayan ang kritiko nyo. Walang threat sa labas. Ang threat ay nasa loob. Nasa inyo, mga hinayupak kayo. Paulit-ulit. Araw-araw kayong murahin hanggang sa matunaw kayong lahat. Yun ang sabi ni Marcos Jr. Subalit sinabi ng Pangulong Bangag na nakatutok ang intelligence community sa external threats. Okay. So, they've been doing a good job and I think that we shouldn't be talking about intelligence service kasi they're supposed to be clandestine. Oh yeah, they're supposed to be clandestine. Pasikreto ninyo lahat. Okay, pasikreto ninyong binabalahura ang Pilipino. Pasikreto ninyong tinitira ang mga kritiko. Kaya tama lahat itong sinabi mo. It's not about the threat outside, but threat inside. Kayo ang threat. May pa, ano pa to, internal-internal. Remember that? If you talk about internal, international threat or national threat, sa labas at sa loob ng bayan natin. Kasama sa national threat, ipiniliwanag yan ni dating security advisor Clarita Carlos na nasungalngalan na ng generous allowance ni Lisa Smugs. Statement mo yan, Clarita. Okay? National threat po ang smuggling. Hindi lang yung bratatatatat. Bago ko ito tapusin. Naalala ninyo, January, sinabi ko yung nagkaroon ng issue sa sibuyas, sa smuggling, bago pa natin nilabas yan si Michael Ma, nakasabwat nila. Merong intel report, intelligence report, na finorward kay Clarita, galing sa NICA, na ang pamilya ni Marcos Jr., si Lisa Smug, si Tambalusos, at si Martin Araneta, ay kasabwat sa smuggling. That is national threat. Walang international threat. National meron. At family, you know, pamilya ninyo ang pasimuno ng pagbabanta sa kinabukasan o pagkadestabilisa ng pamumuhay ng Pilipino. So, tumigil ka sa kagaganon-ganon mo, Kuting. Okay, tuloy natin ang balita. So, balit sinabi pa ng Pangulong Bangag na nakatutok ang intelligence community sa external threats. O, external kunyari, para kunyari may ginagawa sila. Alright? Kunyari may ginagawa. Pero ang totoo, mga kababayan, sila ang gumagawa ng pagdedestabilisa ng kinabukasan ng bawat Pilipino. Ulit-ulitin nyo, i-comment nyo kay Clarita Carlos kasi hawak ko po ang statement ni Clarita Carlos. Binasa-basa ko sa inyo nung siya ay sinabi niya kay mismo, kay Ahas na ang report na sangkot ang mga pamilya ni Ahas, ano ang sabi ni Carlos doon? Nasa inyo, it's up to you if you do right, if you do the right thing or not. Ang ibig sabihin ni Clarita, Clarita Carlos, kung inyong sususugin ang mga smuggler ng mga sarili ninyo at kamag-anak ninyo. So ginawalan niya yung report dahil sinabi ni Clarita Carlos sa kanyang letter papunta kay Ahas. Bakit ko alam yan? Kanino ipinadaan ni Clarita ang message? Kay Chala Gamon. Sino si Chala Gamon? Assistant ni Lisa Ahas. Bakit ko kilala yan? Yes, kilala ko yan. Dahil dati akong fake friend. Former fake friends ko yung mga buwakan ng GMS na yan. Di ba, Clarita? Sabi ko nga, amoy lupa ka na kung malapit ka ng kunin ng lupa. Although sabi ko nga, lahat naman tayo kukunin ng lupa. Una-unahan lang. If you talk about sa edad, mas umauna ka. But you don't know. Di ba? The point here is, si Clarita Carlos, Disyembre pa lang, noong tinanggal siya dahil sa report na yan na ang pamilya ni Marcos Araneta Romualdez ay sangkot sa smuggling at nandyan yan sa NICA report, intelligence report. Anong ginawa? Niligwak si Clarita. Dahil si Clarita ay walang paninindigan, walang pagmamahal sa bayan, tinanggap niya ang generous allowance na binigay ni Lisa sa kanya bago siya tanggalin.
Pero pinangakuan siya para itigil ang tikom ang kipay ni Clarita ay binigyan siya ng trabaho ni Tambaluslos. Kaya nasa Kongres siya ngayon, ini-enjoy ang kaba ng bayan. Right, Clarita Carlos? Ang taas ng respeto ko sa iyo noon. Machiavellian, Machiavellian bullshit. Isa ka rin, kasangkapan dahil isa kay duwag. Kasangkapan ka ng mga hinayupak. Nasa mga kamay mo na ang report. Sabi mo nga, kaya mo ginawa yon kasi national threat. Ang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas, ang smuggling ay kasama sa issue. Ang food security ay issue ng national threat. Hindi lang yung bang-bang-bang. Ang kagutuman. Then sabi ni Kuting, yun o, tinututukan ang panglabas na pwede mangyari. Sabi ko sa inyo, nasa loob mismo ang banta, ay hindi lang banta, nangyayari na. Comment nyo kay Clarita. Sabi mo kay Clarita, sabi ni Marlica. Diba, Clarita? Wala kang access sa presidenteng Kuting na nag-appoint sa'yo. Oh, bakit? Kasi ang nag-appoint sa'yo ay si Lisa Smuggs. Oh, sa mga kakakilala lang sa akin, gusto nyong malaman? Ba't ko alam yan? Ha? Ba't ko alam yan? Dahil updated ako ng mga panahon na yan. O, di ba? Remember that, Clarita? Ayan po si Clarita Carlos. Ang nag-interview sa kanya ay si Lisa Ahas Araneta. Saan siya in-interview? Sa opisina ng China Philippines Unified Enterprises. Ano po yan? Yan ay opisina, shared office ni Lisa at ng smuggler na si Michael Ma. Ang galing-galing, di ba? Ang isang pinuno ng National Security Advisor ay in-interview sa opisina ng smuggler. At yan, si Lisa, tingnan nyo, kaya tayo hinati ang picture na yan. Dahil nakita nyo ang painting, yung frame na yan, at ang mga upuan, you know, ay iisa. Now you know, national threat. Kaya kung nakatutok kayo, kabisado nyo na to, ang issue na ito. May letter ka, Clarita. Pinadala mo kay Cha Legamon. Dahil ayaw kang kausapin ng Presidente Kuting. Dumadaan ka sa mga sekretary. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, anong klaseng presidente itong si Kuting na hindi niya hinaharap yung mga appointees niya? Ipinagtanggol pa kita, Clarita. Ipinagtanggol ko ang bayan sa katotohanan. Pero ikaw, hindi mo ipinagtanggol ang mga apo mo, ang pamilya mo, ang bayan mo. Dahil ikaw ay nasungal-ngalan ng generous allowance ni Lisa Marcos. Butod, mudlo, putot. Oh, hawak ko ang ebidensya niyan, Clarita. Kung gusto mong ano, kung gusto mong magkaalaman, lalong maano ang taong bayan. Tahimik ka hanggang ngayon, di ba? Isang taon na ako nagsasabi sa'yo. So again, let's talk about national threat. O threat. Yan. Buhay ng, you know, buhay ng tao. Buhay ng Pilipino. Hindi makakain dahil kasabwat nga ang demonyong gobyernong ito. Ano pa sabi ni Kuting? But maayos naman ang trabaho nila. But then, I think more than anything is they are really directed towards external threats under the internal than internal. Because those are more serious as far as we are concerned. Julol! Sinungalingan lahat yan. So noong Enero, pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga akusasyon ng military destabilization plot laban sa Marcos administration. Okay, wala namang magdidestabilize sa kanila. Ang nadidestabilize sa kanila, sila-sila nga. At Pilipino ang pinipilayan nila. Ang inaaratay nila ang buhay. Itinanggi rin ng Philippine National Police sa mga ulat ng mga pakana laban sa pamahalaan. Eh magkakasabwat nga si Acorda. Oh, si Aw-Aw Browner, magkakasabot sila lahat. Inappoint nga ni Lisa yan, kaya nga wala na nga kayong kakampi, mga kababayan. Sa Pilipinas, OFW, lahat na Filipino, American, Filipino, whatever. You know, 50-50, 20, 30, 40% Filipino. Lahat wala na kayong kakampi. Dahil ang nagpapatakbo muli ay isang mafia. Diba? Oh, kung kilala niyo si Marlica, simula nung nag-expose tayo dito ng Disyembre of 2022, alam na alam niyo ang balitang 'yan. Oh. Ano na? Grace Chung, thank you palangga. Paki-share ito. Okay.
May share ito pa lang para marinig ng mga baka ng Jeremies. Kayo po ba'y laging binabati ni Nanay Christy? Ah, baka ako yun. Okay, Nanay Christy, baka naman. Walang masyadong showbiz ngayon kasi iba hindi ko kakilala na mga showbiz. Parang pakipay-kipay lang. So, I don't know. May showbiz ba? Mag-comment kayo dyan. For Ma'am Raga. Okay, thank you. Okay, ito na. Ito, matugustuhan to ng mga kababaihan ninyong iba. Okay, basahin natin. Divorce bill, tinalakay na sa kamara ng mga mambubudol. Ayan. At mga makakaliwa. Tinalakay na sa House Plenary ang House Bill 9349 o ang panukalang magsasaligal ng diborsyo sa bansa. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas, na makakaliwa ang pagsasaligal sa divorce ang magiging paraan ng mga kababaihan na makatakas at makapagsimula ng panibagong buhay mula sa mapang-abusong asawa. Maganda, no? Pakinggan. Pero ikaw, Brosas, kailan makakalaya ang pangkalahatang Pilipino kahit hindi pa sila mag-divorce sa pang-aabuso, pag-i-extort, pag-gugurgur sa mga Pilipino dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga probinsya na ginugurgur ng mga rebuilding mga kaliwa na kaalyansa ninyo. Bago sana makatakas ang mga kababaihan o mga kalalakihan sa pang-aabuso nilang partner, makatakas muna sila sa mga kaliwang rebuilding NPA na patuloy na nagpapahirap sa mga komunidad. Kaya ito mga drama-drama mo, Brosas, isa lamang itong kapestihan. Dahil hindi buo sa loob ninyo ang para sa Pilipino, para sa mga kaliwang grupo. Bago nyo protektahan ang mga taong naaapi, asawa, mga spouses na naaapi, lipulin nyo muna ang mga sarili ninyo sa pakikipag-alyansa sa mga rebelding komunista. Diba? Galing, diba? Ganito po ang mga hegemonyo sa kamara. Yung mga bilbil na kunyari, you know, para sa pag sa mga sa tao. Pero yung totoo, ang catch, mas malalim ang ginagawa nilang kababuyan sa pangkalahatang Pilipino. But, okay, sa honest na balita, ako ba ay sang-ayon dito sa diborsyo? Yes. Dahil marami talagang mapang-api. Katulad na lamang ng asawa ng Francis Chua na kaibigan ni Lisa Smugs. Hindi man natin alam ang away nila dahil nagkakagulo sila, dahil wala kang diborsyo sa Pilipinas. Ngayon ay tumakas itong kanyang asawa papuntang Turkey dahil peligroso ang kanyang buhay sa kanyang asawa, bitbit niya yung kanyang mga anak, nasa Turkey sila. Pero dahil sa kadimonyohan ni Lisa Smugs, ay nakipagsabuatan si Lisa Smugs sa DFA, Teddy Boy Locsin sa asawa niya, tinawagan niya, natulungan siya na magpalsipikan na naman ng mga dokumento para ma-extract ang mga bata at itong asawa pabalik sa Pilipinas para lalong maghirap sa piling ng kanyang asawa. Right? Arlene Makabenta, thank you palangga. Ayan. Si Marfam Raga, nag-uusap sila. So ngayon, eto yon. Bago sana makatakas-takas ito, mga sinasabing divorce, which pabor po ako dyan. Kasi marami naman talagang biktima. Maraming biktimang lalaki man o babae, hindi makatakas. Lalo yung mga asawa ng politiko na mga tumatakbo. Ako, may kakilala ako dito. Okay? Tumakas din bitbit niya yung kanyang dalawang anak. Ang kanyang jowa, you know, second family siya. Ang kanyang jowa ay politiko diyan sa North, okay? Huwag na natin pangalanan muna ngayon kasi baka mawindang. Although na sa diaryo ito open, ito yung kanyang issue, pero parang hindi lang tayo maligaw. Tumakas siya dahil ayaw siyang palisi ng kanyang partner at gustong agawin sa kanya yung mga anak. Nandito ngayon sa LA, may legal battle pa. Okay, di ba? May legal battle. Panggigipit ng mga politiko sa kanilang mga partner, kaya tumatakas yung kanilang mga partner o mga asawa, Canada, Amerika, Europa, dahil takot sila sa Pilipinas, dahil walang batas sa Pilipinas kapag ikaw ay ordinaryo at ang kalaban mo ay politiko na may koneksyon sa mga hegemonyong mafia katulad ni Lisa Ahas Araneta. See that?
Sabi ko sa inyo, ito mga balita natin, hindi lang mere na balita, basa-basa lang news reading lang. No! Kailangan nating i-incorporate ang buhay na naranasan natin. Real story. Hindi lang basa-basa, balita, boring yon. Kaya tuto kayo dito, mga hitad. Oh, sabi ng hitad na brosas, given the country's history, the bill seeks to restore divorce as a rights-based option for majority Filipinos. An option based on the recognition that the right to enter into a marriage contract has the corresponding spousal right to end such contract when it has reached the point of irreparability. Okay, tama naman. Pero ito ba ang rights, okay, namin, rights ng mga komunidad, brosas, na mamuhay ang ating mga magsasaka na hindi aagawin ng kanilang mga crops ng mga rebelding mga kaliwa. Yung mga nagpipigiri sa Pilipinas, di ba? Sa mga probinsya na kinukuha ang kanilang mga baboy, kinukuha ang kanilang mga baka, kinukuha ng mga jejimonyo mga kaliwang mga kaalyado nyo, rights nila yan, karapatan nila, pero inaagaw ng mga makakaliwang grupo, kinukuha, inihila ang mga biik pa lang para lechonin nila, di ba? Mga manok, mga bugas, mga saging, yan. Bakit ko alam yan? Probinsya na ako. At ang daming nangyayari noon pa nung akong kabataan, di ba? Na ginagawa ng makakaliwang grupo. So if you talk about the rights of women and men o lahat ng rights, dapat walang exemption. Hindi lang mamimili ka na ito, no, kunyari, concerned ka. Pero ang totoo, tanginan nyo, pinababayaan nyo ang mga rebelding komunista na mag-extort ng pera sa maliit na negosyante, yung mga revolutionary taxes yung mga giatay ka mo. Stress and anxiety ang mga Filipino dito sa administration na ito, sabi ni Wating. Turian Madam, ganyan ang NPA na yan, naranasan ko yan, sabi ni Evelia Pando. Yeah. Nalabas na ang atake sa kaba ng bayan. Sino? Mata ni Lisa? Yeah. Dapat by the worst bill din. Ang worst public servants ay jita. Yun sabi ni Dennis Corbin. Yun nga pala nga, sabi ko, gurgurin ang 100 million para makabawi ang taong bayan. Okay, tuloy natin tong kaletsing balita mula sa mainstream media. Mga palangga. Ano pa? Sinabi ni Brosas na hindi nangangahulugan na kapag naging legal na ang divorce ay magbibigay daan na ito para masira ang relasyon. Kahit wala kang kasal ka o hindi, you know, masisira at masisira ang relasyon kung gusto sirain ang partner mong buang. O tingnan mo si Lisa Smugs, dahil sa pagiging bitter niya, si Lisa Ass, pagiging insecure niya dahil naging mukha na siyang budodal, no? Nabudo na makadiliman sa pagselos siya sa mga girl lalo ni Kuting. Oh, anong nasira? Pilipino. Nasira ang kinabukasan ninyo. So may masisira talaga. Whether merong divorcio or wala. Ba? O sabi niya, it is merely offering another option to spouses who may or may not resort it. It retains the existing remedies of legal separation, declaration of nullity and the marriage annulment, and only adds divorce as one of more remedies. Yes, agree ako. Agree ako. Dapat may ganyan talaga. Lalo na pag ang asawa mo ay politiko at asawa mong pumapatol sa espada. Diba? Katulad ng, you know, yung kay Bea at Dom. Hindi pa naman tapos ang eksena dyan. O sino pa? Yung mga ewan? You know? Yung mga, yung boylet mo na pumapatol sa kapwa niya. Kapwa niya, mahal niya. Ay, tama ba? Kapwa. Well, no, hindi pala. Yung kapareho niya. Oh, yun yung talagang dapat meron yan. Kasi kawawa naman yung mga like, kunyari, ikaw palangga, kunyari, ikaw si Laylee, di ba? Napangasawa mo kunyari, di ba? Nalaman mo na pumapatol pala sa isang mayor na kalbo, yung mga ganon. O sa isang polboronic na lalaki, pareho silang lalaki, isa masakit talaga. So kailangan, tapusin na, dapat may diborsyo. So, yeah. Benjamin Extraction 2. Yung sa Netflix. Hindi ko pa napanood nga palangga. Umaasa ang mambabatas na makakaliwa na agad tatalakayin ng kamera ang panukala at ang tuluyang pag-aproba nito. Bilisan mo na yan.
Pero bilisan mo rin sana. Well, wala nang pag-asa itong mga to. Kahit ano pang yaw-yaw mo sa mga inayupak na to, patuloy nilang protektahan ang mga makakaliwang ekstorsyonista sa komunidad. Okay, na patuloy nagkumikitil, gumugurgur ng buhay ng mga inosente. Nagre-recruit ng mga kabataan sa university belt, sa mga paaralan para maging kabahagi ng kanilang makakaliwang ideolohiya. Kailan talaga ng Pilipina ngayon ang dasal para alisin ang mga demonyo, sabi ni Garen Mijares. Si Ivana, may issues din sa mayor, sabi ni Ron. Nabilitan na natin si Ivana. Wala tayong, parang wala tayong ngayong ano, showbiz kasi yung mga binato sa ating balita, hindi ko kakilala. So parang pointless na pag-uusapan yung mga pinag-usapan yung hindi daw nagpa-tsuk-tsak, inaantay daw muna yung kasal. Mga hindi ko kilala yung Shire. Parang pangalan, nabasa ko ng Shire. Hindi daw muna, hindi daw muna magpapa-tsuk-tsak, nagtitiis na daw yung boylet, pero gusto na raw tsuk. Anyway, tuloy natin to. Pagtapyas sa four-piece budget, planong ipasilip sa Kamara. Pinag-aralan ng isang mababatas na pinaimbisigan sa Kamara ang pagtapyas ng pamahalaan sa budget ng pagtawid pamilya ang Pilipino. Okay. Iginiit ni four-piece party list Jonathan Abalos sa Kapihan sa Manila Bay, dapat ipaliwanag sa mga benepisyo ng gobyerno ay dahilan ng pagtapyas ng naturang pondo. Ah, okay. So itong mga kaletsya na ito, mga palangga, tandaan ninyo, itong kanilang mga conference, press con sa mga Kapihan ek-ek, ito po ay ang nasa likod nito, si Tambalisa. Si Tambalos, si Lisa at si Kuting. Para awayin nila, okay? Awayin nila, mga palangga, yung like si Aimee Marcos at si Duterte. Alright? At mga si Inday Sara. So ito alam ko papunta kay Aimee itong balita na ito eh. Marami ang naapektuhan nung bawasan ng 13 billion ang programa. Malaking bilang na mga miyembro ang natanggal sa listahan na nagresulta sa pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyanteng nakatakda na sanang magtapos. O kunyari concern. Itong Abalos-los-los na ito. Kunyari sila concern. Tawag din dito, tiyak ni Abalos na mga benepisyo na kakampi ng mga ito ang Kamara sa nasabing laban. So yung issue na yan, mga kababayan, mapunta yan kay Aimee Marcos. Okay? Dahil sinasabi nila ito sa balita ng mga kasinungalingan na 4.3 milyong Pinoy daw na inalisa ni Senator Aimee ng four-piece na ayuda noong 2023. Ito, basahin lang natin for fairness. Sabi dito, halos 900,000 pamilya o 4.3 milyong Pilipino sa nakabilang sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program four-piece noong 2023 dahil inalis ni Senator Aimee Marcos ang pondos sa kanila. Oh, ayon kay Ako Bicol party list, Bonggalon, Jill Bonggalon, inilipat ni Senator Aimee ang pondo para sa mga four-piece beneficiaries sa Assistance to Individual in Crisis Situations or AICS program. Tapos sabi pa nitong kasabot ni Tambaloslos, if you do the math, 13 billion divided by 15,000 pesos per household per year means 867,000 families or 4.3 million poor individuals got zero cost assistance from the Department of Social Welfare and Development four-piece last year. Sabi ganun, thanks to Senator Aimee Marcos. So, remember ang binanggit ko sa inyo na magpapapress kon sila every day para pagtakpan yung pwersahang initiative nila dahil isa si Aimee Marcos ang nag-expose na binabayaran o bayaran itong mga ano na to. Itong mga kongresista na ito. So there, yan ang ano nila, teka kay Aimee, yan ang balik nila o yan yung ganti nila kay Aimee Marcos. At dahil nga si Aimee Marcos ay kumakampi kay Inday Sara, ay ang tawag dito sa mga Duterte sa ngayon, okay? Kaya tinitira nila, utos ito ni Tambalisa. Yan, isa yan sa expose ko, na araw-araw sila magpa-presscon para, andali, para tirahin si Aimee. At di ba sabi ko, tatanggalin na ng budget si Aimee, zero budget nila. Isa yan sa expose ko. So sinagot ni Aimee Marcos yung paratang sa kanya. Ito ang sagot niya sa page niya.
Okay, si noong September 2022, hearing para sa GAA 2023 budget, sinabi ng DSWD base sa kanilang mga financial reports na tanging 45% lang na four-piece budget ang nagastos at tatlong buwan na lang ang natitira.